morning po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating latest update rito po sa puspusa na ngayon ginagawang South Luzon Expressway Toll Road 4. Dito po sa portion ng Macban Alaminos area mga kabayan. Samahan niyo po si Pope Studio. At huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share sa ating mga bagong update rito po sa SLEX TR4. Let's go! Good morning po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update rito po sa mismong South Luzon Expressway Toll Road 4. Dito po sa portion ng San Pablo Chaong Interchange mga kabayan. At may haba po itong expressway na ito mula sa Santo Tomas hanggang doon sa Lucena City mga kabayan. So ito po i-update natin, San Pablo Chaong. May haba siyang 7.50 kilometers mga kabayan. Itong expressway nito mga kabayan mula dito sa Santo Tomas hanggang Lucena ay tatakbo ka dyan mga kabayan ng 4 oras sa sobrang traffic, no? Kapag matapos na po itong expressway na ito, aabot na lamang po mga kabayan sa 1 oras ang biyahe, no? Mula Santo Tomas hanggang Lucena City mga kabayan, ang bilis na. So ito po yung i-update natin mga kabayan, itong Chaong Interchange mga kabayan na ngayon po ay nakagulat po dahil po ay may nilatag na po silang semento. Ito na kaya ang start ng paglatag ng semento mga kabayan. Iyan na po yung interchange na katahalos katabi lamang po sa mismong Maharlika Highway, no? Likod po ito sa mismong gasolinahan dyan, ang interchange nitong Chaong, no? Ayan po, at sa likuran, isang subdivision din po. Yung highway na yan na makikita natin dun sa unahan, ay yan po yung Maharlika Highway. At ito na po mga bayan, yung mismong Chaong Interchange. Atin pong ipakita, atin pong silipin sa ngayon kung kumusta na po ang progress rito sa area. Ay pagkaalam po natin ay mayroong naidagdag rito mga bayan dyan sa unahan, no? Halos kompleto na po rito mga kabayan at makikita po natin may mga poste na rin po ng lamppost sa ilaw ng expressway. Ayan po, nakaready na rin po dyan mga kabayan yung mismong para paglagay ng ilaw, mga poste. At ang kulang na lamang po rito sa ating tapat ay yan po ay wala pang simento yan mga kabayan, no? Baga buhangin pa lang yan, pero nakahanda na rin po yan, ready na rin po yan para lataga ng concrete cement. Doon banda sa papuntang San Pablo, atin pong silipin maya maya. Ayan po yung circle mga kabayan sa interchange dito sa Chaong. Diyan sa unahan na yan, yung kulay puti diyan sa unahan, yan na po yung alignment papuntang Candelaria, Quezon. Ayan po mga kabayan, no? Kitang-kita po diyan. Na may mga update na rin po tayo diyan sa area ng Candelaria at sa Riaya mga kabayan. So next month, ngayong month ng February, first week or second week, tayo po ay pupunta diyan sa Candelaria at Sariaya mga kabayan. Naway samahan niyo po si Porca Studio. Paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag po tayong mag-skip ng ads. Malaking tulong na rin po yan ni Porca Studio mga kabayan. Maraming salamat. Pasinsya na, yung ating boses ay medyo sinipon tayo. Ayan po yung access road dito sa interchange mga kabayan. Sobrang handa na, no?
Sabi po ni Sir Ramon Ang, sa darating na 2025, itong Jaong Interchange hanggang Santo Tomas, City, Batangas ay open na po sa public, no? Itong expressway na ito. Sana po mayroon pong isang buwan libre para maka-joyride naman tayo dyan, mga kabayan. At masisilayan po natin dito sa baba ay napakaganda ng view. Lalo na yun, mga kabayan, sa mismong paanan ng Makiling at dyan sa unahan. Yung may mga palayan dyan, napaka-overlooking yung area. At itong expressway na ito, mga kabayan, grabe ang tambak dito sa area na ito. Sobrang taas yung tambak. Yung puno ng iyog na yan, mga kabayan, kalibil na po yan dyan sa pinakatuktok nitong expressway. Grabe. Kahit anong baha nito ay talagang hindi aabutin to, mga kabayan, sobra. Kung aabutin man itong expressway na ito sa baha, ay buong Jaong Quezon ay at San Pablo ay talagang lutang na sa tubig, no? Grabe ang tambak dito. Kalibel na po dyan sa pinakatuktok ng niyog yung mga dahon na yan. Kalibel na po dyan sa expressway na yan. Yung alignment, grabe ang taas. Ayan po yung release ng PNR dyan sa tulay na yan, yung simento na sa baba natin. Yung gawing pakanan to San Pablo, yung pakaliwa to Jaong. Ayan po. Puspusan na rin po yung gawa dyan, mga bayan, sa baba. Pinakinis na, nilagyan nila ng barrier, no? Para safe po dyan. At sa bandang unahan, ano kaya, may pintura. Yung lupa na kulay dilaw, may pink, may parang violet, tsaka dilaw. Ayan po yung alignment ng expressway, mga bayan. Yung gawing kaliwa, oh, kitaan nyo, mga bayan, may mga damo na tumubo, no? Sa bandang kaliwa. Sa kanan, ganun din po yan, mga bayan. Yan po ay protection. Yung mga net na nilalatag nila, protection daw yan para hindi na tangayin yung mismo mga buhangin dyan na nakatambak sa alignment nitong SLEX TR4. Ay napakalaking tulong po nito. Grabe. Kaganina po, mga bayan, habang tayo nagpapalipad ng drone sa ngayon, may lumapit sa atin mga mayayaman taga rito, no? Na sana po raw ay matapos na ito at maaluwa na yung biyahe nila pag luwas ng Maynila at pauwi. Ayan po, masisilayan natin yung mga kulay ng yung kulay puti na yan. Medyo distansya siya, no? Halos tig 10 meters ang o 10 meters ang distansya. Yan po ay solid na semento na kung saan dyan po ilalagay yung mga ilaw ng expressway. Napaka-social nito, mga kabayan. Ayan po. May mga dyan po ilalatag yung sa ilaw, no? Napaka-liwanag nito, mga kabayan, kapag ito ay maupi na. Soon. Mabilis na lamang po yan. Yung mga kabayan natin na medyo nababatikos, super excited din po yan sila. Lahat po tayo ay excited sa expressway na ito. Bukod sa lalo pang dadami ang mamuhunan sa mga area nito, mga kabayan, ng mga negosyante sa area ng Candelaria, Quezon, San Pablo. Tingnan nyo naman yung mga palibot nito, mga kabayan, napakaganda. Mga palayan, no? Sigurado, magsusulputan na naman rito, mga kabayan, yung mga subdivision. Dahil napakagandang lugar. Bukod pa dyan, presko yung hangin rito, no? Yun po ang gusto ng mga mayayaman. Ayan po, sa ating harapan. Yan na po kaya ang start ng paglatag ng semento. Ayan po, mga kabayan, no? Halos 20 meters po yan sa baba natin. Sementado na po yan, mga kabayan. Hindi po yan dyan tulay dahil walang ilog yan dyan. Dyan po tayo dumadaan sa nung tayo po ay pinayagan pang pumasok dyan. No? Ayan po. May siminto na. Naglatag na pala dyan, mga kabayan. Nag-start na. No? Ayan. Yan o. No? Yung area na yan, mga kabayan, kaharap sa ating camera, papuntang San Pablo. At dito sa ating
kinaroonan ay Patsaong. Ayan lang muna mga kabayan yung ating update rito po sa mismong Tsaong Interchange at papuntang San Pablo. At next upload natin mga kabayan yung mismong Makban Interchange, no? At please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Porca Studio. Pakihit na rin po ang notification bell, yung all, upang lagi po tayong updated pag may mga bagong videos i-upload. Thank you po and God bless po sa lahat.